sa Stages 1 and 2 ng Ronda Pilipinas 2017 na naigang puwersa ng Philippine Navy Standard. Sinakmat ni Ronald Lumotos ang stage victory sa unang araw kasabay ng pag-angkin ni Rudy Roque sa most coveted red jersey. Sa Stage 2 ay ang superstar ng team na si John Paul Morales naman ang umakyat sa tuktok ng podium. Ngayong Stage 3, may pantapat na kaya ang ibang team sa Navy Men? The 2017 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. In partnership with the MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Versa.ph, Partas, Maynila, Standard Insurance, CCN, Bike Extreme, NLEX, and Phil Cycling. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Narito po tayo upang muling ihatid sa inyo ang aksyon ng 2017 LBC Ronda Pilipinas. Ako po si Snow Batua. Si Rudy Roque po ang may dala ng red jersey. Teritoryo niya ang ating rutang tatahakin. Diyan sa ituktok ng bundok sa Bataan, patungong finish line sa Subic. At ito po ang inyong kasama, DJ Bobby Udulio. Magandang araw mga karonda. At narito po ang aksyon ng Stage number 3, LBC Ronda Pilipinas. You're enjoying non-stop Ronda Pilipinas action with Francia Wine. For more than a decade, Francia Wine has been supporting Filipino riders. Francia Wine believes in the power and skills of Filipino cyclists. Francia Wine, taste good in any cup. Malaking pagbabago sa overall individual at team rankings ang inaasahan ng marami sa pagsagit seat ng 2017 LBC Ronda Pilipinas Stage 3. Gagapangin kasi ng nalalabing 89 riders ang tatlong Category 1 climb sa Bataan, kabilang na ang nakakaputok hitang Bagak Tumorong Road. 1, 2, 3, pero bago isipin ng mga siklista ang panigin, kailangan muna nilang lagpasan matinding rush hour traffic sa Angeles, San Fernando at Borac. At yun na nga ang nangyari. Nagkanda buhol-buhol ang race column, kaya't napilitan ang mga race officials na magsagawa ng restart sa kilometer 9. So marami na iwan. Okay, ha? So that's the order of the President Commission to restart the race because of the traffic. Pagpatak ng kilometer 25, nakakuha ng timing sina J-Bob Pagnanawon at SEA Games multi-gold medalist Alfie Catalan. Rumimati ng husto ang dalawa papalayo sa main bunch. Patinding sigalot naman ang nararamdaman sa peloton dahil sa gulangan at depensa ng Philippine Navy men at ibang teams. Kumbaga sa awitin, me against the world ang peg ng Navy men dahil kinukuyog sila ng mga karibal. Maging ang red jersey donor na si Rudy Roque ay hindi magawang pumwesto sa harap dahil agad siyang hinahatak pabalik sa gitna ng mga defenders. At dahil masikip ang mga lansangan, kaliwat kanang semplangan rin ang bumalot sa stage number 3. Dahil sa tindi ng hanging nagmumula sa Mount Pinatubo, nahirapan sina Catalan at Pagnanawon na ipagpatuloy ang liderato. Pamaya-maya pa, tinugis na sila ni Philippine Navy skipper John Paul Morales at ibinalik sa main group. At saksi ang makasaysayang Mount Summit Cross, tuluyan ng nalusaw ang breakaway bid ni na Catalan at Pagnanawon. Muli ay naging isang grupo ang race column hanggang sa bumuyangyang na ang akyatin sa baga.
Papasok na po tayo sa mapaghamong Bagak at Murong Road, kung saan ay tiyak po na hihikain ang ating mga siklista sa matinding panikin patungo po doon sa Subic. Sino po ang mananai? Yan pa rin po ba yung mga nakilala natin sa stages 1 and 2? O may panibago na naman pong sisibol na siklista? Yan po ang tutukan sa pagpapatuloy ng LBC Ronda Pilipinas Stage 3 Full Recap. Lahat ng padala, mahalaga. Dahil alam namin na ang bawat padala, may lamang ligaya. Kaya sa LBC, panatag ka. Darating ang pag-ibig mo. Lagi ka sa ulo! Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos! Scratch it! Gusto mo ba ng motorsiklo sa abot-kayang halaga? Wiltech Motor Sales Corporation. Garantisadong bago at may diskwento. Wiltech Motor Sales Corporation. Dealer of quality motorcycles. Visit any of their more than 200 branches nationwide. Wiltech, your key to a new life. The 2017 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. In partnership with the MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Versa.ph, Partas, Maynila, Standard Insurance, CCN, Bike Extreme, NLEX, and Phil Cycling. You're enjoying non-stop Ronda Pilipinas action with Francia Wine. For more than a decade, Francia Wine has been supporting Filipino riders. Francia Wine believes in the power and skills of Filipino cyclists. Francia Wine, taste good in any cup. Pumasok na sa pinakakritikal na yugto ang karera, ang makunat na ruta ng Bagak Morong Road. At gaya ng mga nakalipas na karera, halos bumagsak ang baga ng mga riders. Dito ay parang buhok na isa-isang nalalagas ang mga stragglers habang pinapakain sila ng alikabok ng mga tigasing personalidad ng Philippine Cycling. 3 kilometro bago ang first King of the Mountain Summit, umalago na sa harapan si John Paul Morales. Nagtala ng 1 minute and 42 second lead si Morales sa 10 chasers habang ang kakamping si Rudy Roque na may suot ng red jersey ay patuloy na ipinoposa sa third group ng mga bantay. Siyam na siklista naman ang parang langgam na kumaagat sa puwetan ng red jersey na si Roque. Bawat galaw ng overall individual leader, kontrolado at pantay sarado ng grupo. Pero imbis na lumaylay, lalo namang nag-inting ang lakas ni Morales sa solo breakaway. Kitang-kita sa kuha na ito kung paano i-sustain ng dating national team star ang kanyang cadence at minsan ay di naubusan ng bigat sa kanyang pagpadyak. Kahit paminsan-minsang binabagabag ng cramps o pamumulikat, hindi nagpatinag sa kanyang misyon ang Marikina City Pride. Nabasag na rin ang 10-man red jersey chase group. Laglag sa third group si Roque, habang umalagwa naman sa pursuers sina Chris Hoven, Jemico Brioso, Lionel Di Maano, Ruel Quitoy, Jonel Carcueva, at Alvin Binosa. Pero ano man ang tindi ng tensyon sa likuran, hindi na matitinag si John Paul Morales para sa kanyang asam na back-to-back stage victory at una sa itinatanghal na 2017 LBC Ronda Pilipinas. We're now approaching the final few, final 1 kilometer of the race. At ito po, John Paul Morales, pasensya na po na walang kami na signal. But John Paul Morales, ito, inaayos po ang kanyang damit, inaayos ang kanyang baro, pampoto op. Pero John Paul Morales, maganda po ang kanyang ipinakita sa atin pong karera. And John Paul Morales, dikitan natin boss, dikitan yung konti. So iahatid na po natin sa finish line. Ito po si John Paul Morales. He's just about 50 meters to the finish line. And John Paul Morales, siya po mga kaibigan, officially nagpaparamdam na sa atin pong karera. And John Paul Morales is the winner of our LBC Ronda Pilipinas 2017 stage number 3. Ang hinabol ko lang yung KOM kanina eh, tapos kumagwat, tapos condition ako. Pero
banda dyan sa Morong pinupulikat na ako. Pero nawala naman yung pulikat kasi kumbaga, ano namin ito, training ground namin ito eh. Matapos ang dominado pa rin performance ng Philippine Navy, hindi na iwasan ni longtime cycling analyst at Ronda Chief Judge Froy Daigo na himukin na ang iba pang koponan na mag-step up upang maiwasan ang total control of the race ng Navy men. Talagang they are the team to beat. Kailangan ng napakalaking effort para yung ibang mga teams ay makalapit. Anong koponan na sa tingin mo pwede magbigay ng threat dito sa Philippine Navy? Well, of course, una-una yung Gopal Gold. Puro mga bata yung mga kinuhang riders ng Gopal Gold. All out yung kanilang manager sa suporta. Bukas ay muling masusubok sa bundok ang tuhod ng mga riders sa pagsikat ng 111-kilometer Subic to Subic via Bataan backdoor route. At ito ay muli namin iahatid sa inyo via live stream coverage at full recap sa ayuda ng LBC, Versa PH, Wiltech Motor Sales Corporation, PCSO Scratch It Go for Gold, Amazing Playground, Conquer Outdoor Equipment, BL Resort Hotel Cabanatuan at Felix Enterprises Cabanatuan.